ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Engineer Rosendoso, ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, at ang ating lalubhasang veterinaryo, si Dr. Sosi De Leon. Hello po! Hi! Isip mong dalawa? Oo. Kamusta ang bagong taon sa inyong dalawa? Okay lang. Masaya naman, pero konting paputok eh. Oo nga. Bawal na po nga. Kasi. Bawal ba? Bawal na po. Kaya pala. Yung mga firework display, bawal. Bawal yan. Kaya hindi muna. Yung maraming munisipalidad na hindi po talaga nagpaputok na itong taon na to. Ang pinakasaya. Apektado ng probinsya, Bulacan. Tama. Kasi dati pagka paputok eh, doon ako pupunta, buwibili. Oo, pero alam mo, Kasendong, dahil ako'y taga Bulacan, balitang-balita yan yung kung kailan magtatagulan. May namamatay kasi nababasa yung mixtape. Basta may sumasabog yung mga makeshift, ano? Mo yung hindi ko nakikita, kinukwento nila yung katawan ng tao. Tira-tiraso, nasa ibabaw ng puno. Talagang hindi mo na... Rana, putul-putul. Kaya napakadalikado ng mga pagputok. Yeah. Kaya buti na lang, ipang iwas pandemya, iwas na rin po sa anumang aksidente itong mga nakaraang bagong taon. Alam niyo po ba yung mga ospital? Naku, yung kuya ko ay naging nurse po at na-schedule po siya ng bagong taon noong mga panahon na nag-volunteer siya sa ospital. Hindi po talaga sila magpumayaw kasi sa dami po ng mga napuputukan, marami pa puro mga bata. Kaya maganda rin po na minto muna natin itong mga pagputok. Tama. Gusto na natin salubungin, pero kaya naman po pasalubungin. May mga kaldero pa naman tayo, may mga kawali. Yung sasakyan, pwede pa natin palingalin. Alam mo, Amy, kasi no, hindi naman namamatay sa actual na pagsabog sa mga kamay. Yung ilang araw, natetetanong sa nga nagiging kalaban. Dahil mga papasok sa loob, tapos nagsasara ka agad ng mga kwan, kaya nagkakaroon ang aerobic ka, kwan eh, ang tetanong. Pero... Dapat pala mag-fine check ka agad. Oo. SOP yung pagyanaputukan. Dok Sosi and Kasendo, may tatanong po ako sa inyo. Siyempre, taon, anong oras yun? Alas 12, madaling araw. Nasubukan nyo na bang magkape? Ng ganong oras? Yun. Ako kasi, Amy Sendo, mahilig ako sa kape. Ako nainom, nainom ng beer, nainom ng alak. Bago ako matulog, kahit na nakainom na ako, nagkakape pa ako. Sabi nila, hindi raw makakatulog. Sa akin, nakakatulog ako eh. Ewan ko sa iyo, Amy. Mahilig ka rin sa kape, di ba? Opo, mahilig ako sa kape. At, Dok, pareho tayo. Kahit uminom ako ng kape, nakakatulog pa rin ako. Yan. Hindi po. Alam mo ba, Doc, sa akin, baliktad na pag uminom ako ng gatas, doon ako hindi nakakatulog. Ganun. Ako hindi ako masyadong, uminom ng kape. Pero ang misis ko, grabe, mag-inom ng kape. Araw-araw yan, dapat may coffee. Yun, umaga, tanghali, gabi, uminom din siya. Ako hindi. Umiinom din siya ng alak. Pareho din yung sosi. Pero Kasendo, kung hindi ka umiinom ng kape, ano ang kapalit ng kape sa iyo? Tubig lang. Hot tea. Wow! Clean living, ha? Clean living ka, Kasendo, ha? Clean living, ha? Pero balik muna tayo, kape.
Bakit? Ano ba ang topic natin kapi pa mamaya? Mag-uusapan? Yeah. Ay, dako-dokno. Sinahulaan mo ng tama. Kapi po ang pag-uusapan natin mamaya. Ayan, excited ako kasi coffee lover po talaga ako. Eh, yung dalawang papasalita ko. Kasi coffee lover yung dalawa eh. Ano mo na? May kukwento lang ako, i-share ko. May kaibigan kami, pero yumao na sila, magkasawa. Apilo at saka si Auntie ng Gloria, no? Sa JSR namin, sa grupo ng magbababoy. Sa katipira niya, alam mo ginawa niya? Kumuha ng isang galong kape. Kape barako. Kumuha ng isang cream na galon na cream. Saka isang galon na asukal. Pinaghalo-halo niya yung di tatlong galon. O 3-in-1, ang dami. Sulit! Ang dami naman bago maubos. Ang galon ba naman? Pero alam mo ba, Dok Sofi and Kasendo, dati po talaga, parang gold mine ang kape. Tinatapuyan talaga. Tapos pagkakailangan lang na pera, parang may bangko sa loob ng bahay mo. Pagkailangan mo ng pera, magbebenta ka. Ganon pala dati ang kape. Emi and Dok Sofi, alam mo ba yung importation natin. Alam ko malaki ha, galing sa Singapore. Kasi yung mga dating yung mga San Miguel na or Nestle na 3-in-1, maraming ginagawa doon eh. Hindi ko alam bakit doon pa kinagawa. Madami naman tayong coffee rito sa ating bansa. Yun. Pero, Kasendo, yun may kaibigan niya ako na yun nga yung isang kumpanya, isang nagkukuha sila sa Batangas. Nung nasa abroad kami, siyempre malamig, magkakape kami. Nung nalaman na siyempre tayo ay mga medyo tawag dito, yung bakulay natin, tinanong kung taga saan, Pilipinas, sabi namin, aba, interesado. Dahil alam nila maganda ang kape sa atin. Yeah. Ang factor niyan din, Dok Sofi, mamaya pag-uusapan natin bakit maganda ang kape dito sa Pilipinas. Ayan. Ayan, exciting to. Exciting. Gusto ko po talaga itong ating episode na to. Ang usapang kape. Ayan. Sabi nga, magkapihan tayo. Diba? Hindi, pwede bang siguro, hindi pa siya nagsasalita yung ating speaker, pwedeng damihan pa natin tungkol sa kape. Ano pang benefits ng kape? O anong masama naman sa kape? Siguro, isa o dalawang topic pa tayo dyan, ano? Sige po. Alam ko, hindi naman tayo hihindian ang ating speaker. Pero ito po, mamaya, ipapakilala ko sa inyo isang eksperto at talagang 40 years na po siya na nagtatanim ng kape, kaya marami po tayo matututo sa kanya. Lahat po yan sa pagbabalik ng mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Ngayong araw, sabi ko nga may makakasama tayong eksperto pagdating sa larangan ng kape. Ayan, Dok Sofi and Kasendo, isa itong pribilehyo para sa akin na mahilig uminom ng kape. Talagang coffee lover, certified coffee lover. Kaya ipakilala po sa inyo ang ating eksperto sa araw na ito. Kasama po natin ngayon, siya po ay may 40 years ng experience sa pagtatanim ng kape. Siya po ay galing sa Amadeo, Cavite. Siya po ay si Tatay Felix Angkaw. Tay, hello po! Hello po! Yan, good afternoon! Hello po, good morning and good evening! Ayan, nilahat ko na. Kasi, Tay, alam mo ba ang show natin napapanood ko simula umaga, tanghali at gabi. Saan ka man sa mundo, mapapanood po tayo. Ayan. So ngayon, Tay. Yes, Doc, ano? Kasi sabi mo, umaga, tanghali, gabi. Hindi mo sinama madaling araw. Hindi madaling araw. Kasama yan. Anytime, okay. Anywhere, pwede tayong mapanood. Ayan, sige. Sabi ko nga kanina, certified coffee lover ako. Eh, kayo okay. Po ba, Doc Sofi and Kasendo, coffee lover din ba kayo? Yeah, misis ko. ako hindi ganun ka, no? Nervyoso. Ako, pagising kape, pagkakain ng tanghali, kape, pagdating ng alas 5, kape. Yan, bago matulog, believe me, kape na naman. Ganun? Kasi, nagkakaisa tayo dyan. Tatanong ko mamaya sa resource person natin.
kung ano, kung totoo ba yun na hindi nakapagpapatulog. Mamaya, tatanong ko sa kanya. Ako una magtatanong, eh, pwede ba? Oo. Eh, Doc, bakit mamaya ka? Mauna ka lang. Fail ka na. Ngayon mo natanungin, Doc. Pwede na. Andyan na si Tatay Felix para tanungin mo. Tatay Freddy, Freddy ba? Freddy. Ah, okay. Felix. Ayan, si Tatay. Ah, Tatay Felix. Tatay Felix. Yes po. Ah, magandang araw sa iyo. Alam mo ba na, alam mo ba may kasabihan na Tatay Felix na hindi baling magkape, wag lang pagkapihan. Oo, oh, ibig sabihin. Parang nakakatakot yun, ha? Ayan, ha? Ayan. Delikado yun. Ha? Oo, oh, kasabihan nyo sa amin dito. Ano po yun? Oo. Oh. Ay. May bago na naman ako natutunan, Doc Sophie, ha? Okay. Okay, one time. Sige, kayo muna magtanong. Mamayan na yung joker ko. Ayan. Hi, Felix. Simulan ko ang tanungan. Ito pong kape natin, gaano po ba kahirap na magtanim ng kape para po naman bilang coffee lover malaman namin ano po ba ang proseso na ginagawa nyo bilang mga kayo ang nagtatanim nito? Hindi po naman mahirap ang mag-alaga ng kape. Ang hirap lamang dyan ay yung simula ng pagtatanim dahil maghuhukay ka, magtatanim ka, tapos aalagaan mo yun ng mga 2 hanggang 3 taon bago bumunga. Ang kape po, kapag bumunga na, ay hindi masyadong matrabaho. Kaya po siguro yung mga tao sa amin dito ay nahilig na rin sa pagkakape dahil once na itanim yun ang kape, ay konting alaga na lang, hindi katulad noong palay na talagang pagtatanim mo ay napakaraming proseso. Ang kape po, pag nakatanim na, pag nabunga na, yan po ay nabubuhay ng siguro mga hanggang 100 taon at aalaga, maganda lang kayong mag-alaga ay aani rin kayo ng maganda. Manong Felix, hindi ba maraming klaseng kape? Or, yes, sir. Anong kape ang tinatanim niyo, Manong? Kami po dito sa ngayon ay marami ang Robusta. Kasi po noong mga unang panahon, ang Robusta po ay mahal talaga ang bilihan. Marami rin na kagisnang ko rin po dito. Marami kami Iberica at Excelsa. Kaya lang po, ang halaga noon ay talagang halos kalahati ng halaga ng Robusta. Kaya ang ginawa po noong aming mga tatay at kami na rin sumunod na generasyon ay pinalitan po namin at pinalitan ang Excelsa at Liberica ng Robusta dahil yun po ang mabili at yun din po ang mahal. Kapelix, yes, sir. Bakit naman mahal yung, sabihin nyo, mas mahal ang Robusta kaysa Liberica kung ano-ano? Bakit? Anong pagkakaiba? Mapunta tayo sa namimili ng Robusta, kagaya po ng Nestle, eh yun po ang kanilang binibili. Hindi naman po pumibili ang Nestle na Liberica at Excelsa. Malalaman po ba yan, Kapelix, kung Robusta o kung anuman na, panya, lahi? Oo, sa dahon pa lang, alam na, malalaman yan. Kasi ang dahon yan ay iba-iba. Kaya po ng Arabica, ang dahon niyan ay maliit lang. Ang Robusta ay medyo malaki-laki. Kung tingnan mo ang puno, ang mga dahon niya ay tumutungo. Samantalang ang Liberica at Excelsa ay halos tumatayo ang dahon niyan na malalapat. Lalo na po ang Excelsa, ang dahon niyan ay na oblong na napakalalapat. Ang Baraco po naman o ang Liberica halos kagaya ng Robusta, ngunit ang thickness niya ay mas makapal. Tay, ikaw, para sa'yo, ano ang mas masarap dun sa tatlo na tinatanim mo? Ay, kasi ang
siguro nakagisnan ko na yung Excelsa, kaya yun po sa akin ang pinakamasarap. Ngayon po, may marami na rin naman kami na akong na, attendan na seminar at mga doktor na expert sa kape. Ang sabi niya, wala daw namang pinakamasarap na kape. Ang pinakamasarap daw na kape ay yung swak sa panlasa ng uminom. Ano pong preparation ang ginagawa natin para i-ready yung lupa? Anong temperatura po dapat tinatanim o anong buwan po dapat nagtatanim ng kape? Ang pagtatanim po ng kape ay napakaganda sa pagsisimula ng tag-ulan. Kasi po, ang pagsisimula ng taon ay ang ugat po niyan ay nakapag-build up hanggang sa tag-araw. Dito po kasi sa amin, sa Amadeo, Cavite, ay kami naman ay walang irrigation, walang patubig. Kaya umaasa lang kami sa tag-ulan. Kaya kung kayo, kami ay nagtatanim ng kape, kailangan magtanim ka sa pagsisimula ng tag-ulan. Halimbawa po, sa ngayong panahon na Disyembre na, ay hindi po ina-advise na magtanim kayo dahil aabutin ang araw, tag-init at magkakamatay ito. So, kailangan malamig ang temperatura ng ano, pinagtataniman po ng kape. Hindi po siya masyadong matibay pagdating sa sikat ng araw. Tama po ba ako? Tama po. At saka isa pa po, ang bawat variety ng kape ay nangangailangan ng eksaktong elevation. Hindi siya kagaya po ng Arabica, wala kami dito sa atin. Arabica po kasi ay nangangailangan niya ng mga 1,000 meters above sea level. Kaya doon sa matataas na lugar lang yun, namumunga ng ayos. Tumutubo rin po naman dito ang Arabica, ako po ay nilang puno, pero hindi bumunga ng ayos. Eksakto po lamang na tanim, pananim dito sa amin niya na eksakto sa elevation ng aming lugar ay ang Robusta at Excelsa, pati na rin po ang Barako Libelita. So, ang pinag-uusapan po dyan eh, yung elevation, yung taas above sea level, hindi yung klase ho na lupa. Napansin ko po na ang Cavite, Batangas, yan ang may talagang kapihan. Pero ho diyan sa Batangas at Cavite, sa Laguna ba o sa ibang lugar, meron din ho kapihan? Ako po ay membro ng technical working group ng Calabarzon. At sa Cavite, Quezon at sa Laguna ay meron din po kaming membro. Kaya alam po, meron din po kapihan. Yun. Sa Bulacan naman mo, Bulacan pa. Dito naman mga... sa taas po ng Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Nakunyong, Baguio. Alam ko po Baguio, yung lugar na Sagada, meron po dyan. Meron ba sa Pangasinan niyan, sa Tarlac? Wala na ho, dahil mababa ang sea level. Paano ba? Ang nalalaman ko kung meron sila ay dyan sa parteng Bulacan, yung Doña Remedios Trinidad. Alam ko po doon marami kasi may nakakasama rin po namin sa mga summit, coffee summit yung mga taga-Rayan. Pero sa ibang lugar, sa parteng Norte, ay hindi po masyado akong pamilyar. Kung meron po sila, kahit na ay hindi ko po alam kung anong probinsya. I think sa Baguio. Sa Binget. Eh, may tanong ako, yung Benguet Coffee ba? Iba pa yun dito sa ano? Sa Liberica, Excelsa, Robusta at Arabica, yung tinatawag nilang Benguet Coffee. Sa Benguet po, dahil sila ay nasa mataas na lugar, ang kanila pong pangkaraniwang tanim doon ay ang Arabica. Ay yung sinasabi nilang first class na kape, dahil yun po ang pinakamahal na alam ko na kape. Kape. Opo. Ayan. Na pag-usapan na po natin yung pagtatanim, yung mga requirements, yung temperature na kailangan sa pagtatanim ng kape. Ang tanong ko naman po, pagka po namunga na to, paano po natin malalaman kung
pwede na siya i-harvest. Saka tayo, may mga sakit ba na dumadapo dito sa ating mga alagang kape? Marami din pong sakit na dumadapo at insekto sa kape. Ngayon, dito po sa aming lugar, ito po ay manageable naman. Kaya hindi kami gumagamit ng pamatay peste o kaya nagbobomba ng insecticide o kaya nitong fungicide dahil manageable naman po ang mga sakit nito. Sa pag-harvest po naman, ang kape kasi, ang base niyan, pagka hindi pa hinom, kulay green. Ngayon, magpapalit po yung kulay, may yellow, at nakahinog na hinog na, kulay black, red. Dumating po yung naging red na siya, siya po ay harvestin na. Kaya dyan sa ano mo, sa experience mo bilang, sabi mo, 40 years na, naabutan mo ba yung panahon na nag-e-export pa tayo ng kape? Ang pag-e-export ko kasi ayon po sa aking mga napapag-alamang mga factor ay po pwede. Ngayon po, sabi nila tayo ay kapos na kapos sa production ng kape dito sa Pilipinas versus kaya tayo po ay nag-i-import pa ng kape. Kung mapapansin nyo, yung mga puso ngayon na 3-in-1, yan po ay mga importing na natin. Kasi nga po ay kulang na kulang tayo sa production ng kape. Yan po ang sinusulong ng ating Department of Agriculture dahil sa aming mga magkatayang na kape na ipanumbalik ang dating siglang ng kape. Ngunit sa tingin ko sa aming sarili o sa amin dito ay hindi na namin kayang gawin yun. At napakarami kong faktor na aming napapagmitingan kung bakit umababa ang production ng kape. Lalo na po dito sa kape. Ano po yung mga factor na yon, mga dahilan kung bakit umababa ang production ng kape dito sa atin? Kagaya po ng urbanization. Yeah. Dito nga lang po sa atin ay napakalaki na nang wawalang lupain. Dahil gagawin ng subdivision. Napasok na ho kami ng mga pag-aari ng subdivision at siguro sa barangay lang po namin ay baka hindi lang po 5 hektaryang kapihan ang nawala na dahil nga sa subdivision na yan. At saka isa pa po kasi ang kape naman, ang presyo niyan ay hindi naman pantay-pantay sa isang taon. At saka ngayon po kasi hindi na tumataas yan kagaya ng mga 20 years ago. Ang ani namin saganong sagana. At ang presyo noon ay umaabot pa ng 800 isang balde ng kape. Wow! Oo. Samantalang naabot po yun. Samantalang ngayon, ang presyo ngayon, ilang taon na, 10 taon na yata, ay nananatili sa 400, 500 lang isang balde. Maputol kita ka, Felix. Ano? Sinabi mo, matagal na, 20 years ago, na mas maganda ang production ninyo at the same time, mataas ang presyo. Eh, nung una pa nun, kukunti lang ang tao. Eh, ngayon, mas marami ang minum ng kape. Eh, bakit? Dahil ba mataas ang importasyon natin? O paano? Sa tingin ninyo? Kukunti naman ang kape natin. Noon nga ho, kukunti ang tao. Noon naman, lalo na sa parting mga bukid na yan, kaya ito sa amin, kung konti nga ang tao, ay lahat naman nagbubukid. Ngayon, sa amin, maraming tao. Pero yung kapataan ngayon, siya pong factor pa yan. Kaya nasasabi ko na hindi na ibabalik ang sakay ng kape dahil farmers ay matanda na. At mga sumunod na generasyon, parang hindi naman interesado sa pagkakape. Mas gusto magpaprika kaysa pumunta ng bukid na kapihan. Wala bang relasyon ng importasyon po natin dahil
parang baligtad eh. Noon, maraming production, kukonti tao. Ngayon, kukonti production, ang daming tao. Kahit nasabihin yung ginawa ng subdivision yan. Pero, kinakabuskaan mo tayo eh. Eh, bakit mababa ang presyo? Kasi ho, ang pagkakaalam ko, yun nga ho, tinatanong ko sa mga coffee summit. Sabi niya, sabi ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, na kukunti ang production natin versus consumption. Eh, kung ganun ba ako, eh, di ho ba ang market, pagkakunti ang supply, dapat mataas ang halaga. Ang kaso nyo, ang presyo ng kape ay nagbabase sa world market price. Hindi na ho sila, kahit ho mga trader namin dito, hindi na ho sila nagpapalampas kahit masabihin kakunti ang supply o walang naaani. Hindi na ho sila nagpapalampas ng presyo sa world market price. Yung po ang pinagbabasihan. Okay. Pero alam mo, Dr. Tosi, may nabas po ako na ang Pilipinas po, noong 2017 pa itong nakuha kong ano ah, nasa top 5 po tayo na nag-i-import ng kape. Yes. Nag-i-import o nag-i-export? Nag-i-import. Noong 1988 po, nag-i-export tayo. 1988, nag-i-export tayo ng kape. Pero noong 2017, tayo na po nag-i-import na sa top 5. Nakita mo yun, Doc? 1988, supplier tayo ng kape sa ibang bansa. 2017, nasa top 5 pa rin tayo, pero importer na. Hindi na importer. Palabas ang dolyar noon, sa halip na papasok ang dolyar. Yes. Kaya po, bababa talaga ang presyo ng kape. Yan. Oh. Pero, kay Felix, ito naman ang tanong ko, yan ba kasi alam naman natin yung aroma, no? Ng kape. Pagka po ba na munga ito, na hinog, lumalabas na po yung aroma o kailangan talaga doon pa lang pagka niluluto na? Kasi po ngayon, ang aroma ng kape ay lumalabas lang yung pagka yung niro-roast na. Pero sang-ayon po sa pag-aaral, tinuturuan po kami ng Department of Agriculture at iba pang ahensya na ng tamang pagpuproseso ng kape para raw po yung aroma at yung quality ay mapaganda namin. Umiiwas na po kami sa traditional na pagpuproseso, pagtutuyo dahil noong nakaraang panahon ho kasi kung kami ay magbilad ng kape, ito po ay nilalataglaan sa kahit na anong ground, kay sementos niya, kay lupa. Pero sabi po ngayon no, sa pag-aaral, yun daw po, pag binilad po sa ganun, sa semento, kaya sa lupa, ito po ay nag-a-absorb ng mga sari-saring lasa. Ngayon, ang turo po sa amin ngayon, ang dapat ay simula sa pag-harvest, pagtutuyo, at sa, hanggang sa pag-roast, ay kailangan sumunod kami sa tamang pagtisudo sa mga anak, magagandang pareso na kapag tinuturo sa amin. Kagaya po ng pag-harvest, pinagbabawal, sinasabi po nila na ang pag-harvest po ng kape ay dapat yung purong-purong pula. Hindi po pwede na ang pag-harvest ng kape ay yung traditional namin na strip na kasama ang dilaw, kasama ang berde, basta po lamang ma-harvest. Ngayon po sinasabi nila na dapat pula lang ang harvestin. Tapos ngayon, dahil po yung kape ay mayroong insekto umapasok sa butil niyan, ito po ay dadaan sa flotation na tinatawag na yung ilalagay mo yung inaning kape sa isang lalagyan na may tubig na yung pop-float. Dahil meron pong insekto yun sa loob niya, yung mga sira po ay lulutang yun. I-discard nyo na yun, hindi na isasama. Dahil yun daw po, pag giniling, ay kakadagdag ng sama ng lasa. Ngayon, meron din po kami tinatawag, meron po kami kinukuha sa amin na yung wet process ng kape,
na ang ibig sabihin ng wet process, ito ay sariwa pa lang yung kape, ito po'y aalsa na ng balat sa pamamagitan ng tinatawag naming depulper, at pag naalsa ng balat, saka pa lang tutuyuin. Yung kasi pong aming traditional na ginagawa, ito po'y pagkaani, latag na lang sa lupa, at kaya lang ginigiling o inaasa ng balat ay pagka yung totally dried na. Ngayon po iba, yung ididipal mo yung kape, asa ng balat, tapos ang pagda-dry niyan, hindi nakalapat sa lupa, hindi nakalapat sa semento, kundi naka-elevated po. Medyo maproseso pala no, Tay? Oh, bago natin kumuha sa aming mga tasahan at maitimpla, marami po palang pagdadaanan itong kape. Pero hindi, parang pa rin yan, Umi. Parang paminta din. Yun oh, ilang araw kaya binibilad dyan na kape, Lix? Ang pagbibilad po namin dito, eh, pag maganda ang panahon, yung pong inaabot po yun ng mga 9 to 12 days. Uh-huh. Ngayon po, kung medyo may ulan-ulan paminsan-minsan, hanggang 2 weeks inaabot po yun. Ang Department of Agriculture, pinamimigay ang Department of Agriculture na solar dryer, pero ilan-ilan po lang naman ang nakakakuha noon. Eh, kagaya po namin, kami po ay may partners association dito sa aming barangay. Eh, yung isa lang, yung president lang namin ang nabigyan. At saka, ang tingin ko po kasi ay hindi naman ma-accommodate na lahat ng ganong tire yung aming kape. Ay siguro ang capacity noong kaping ng dryer na yon ay mga 20 bags lamang. Eh kung kami dito ay mag-harvest, eh, kung minsan ay 5-50 bags na ganon. Eh, talagang kami mag-resource din sa traditional way na pagtutuyo ng kape. So sun-dried sa inyo, sun-dried. Yung sa kanila ba, yung horizontal dryer ba ang ginagamit nila? Yung para sa palay rin. Ayun. Ayun pong merong naka-elevate siya, tapos may plastic na nakabubong, at may mga tray na doon sa loob ng plastic, yung po ang naibibigay ng Department of Agriculture. Ah, vertical. May dalawang klase pala ng dryer kasi, Doc. Horizontal dryer saka vertical dryer. Ah, ito, bago tayo mag-break, kasi tumalon tayo sa pag-harvest. Eh, Tay, babalikan mo itong tanong ko ha. Ang pagtatanim po ba ng kape ay nakabutil o naka-seedlings na? Ita-transfer na lang. Sasagutin niyo po yan sa pagbabalik na. Babalik po, mag-agree na tayo. Tay, tinanong ko po, pag magtatanim ka po ba ng kape, buto po ba o seedlings na naipapilipat natin sa lupa? Paano po ang proseso? Ang pagtatanim po ng kape ay pinakamaganda ay magpunla muna. Magpupunla po tayo yung pipili po tayo ng tinatawag na mother plant na namumunga na maganda, tapos yung malalaki ang bunga niya, at talagang magandang magbigay siya ng prutas. Ngayon po, yun po ay aalsin natin ang balat, tapos pag-aalsin ng balat, isa-sun-dry natin, air dry, araw. After mga 1 week na air dry natin yun, ay ipupunlapin po natin sa pwede na pong i-direkta sa mga seedling bag o kaya po sa isang bed na hahayaang tumubo siya. Ngayon po, pagka tumubo na siya at siya na sa doon sa bed, pagka po mga dahon niya ay mga tatlong pares na,
ay bubunutin na po natin at ilalagay na po natin sa seat bag. Mga 6 months po, malalaki yun, pwede natin i-transfer na sa ating mga sakahan. Ang kagaya po ng pagtatanim ng ibang halaman, ang pagtatanim po ng kape, siyempre kailangan ka tayo tinatawag na paupo o yung pong lalagyan muna ng fertilizer yung ilalim. Fertilizer, ito po organic fertilizer, tatabunan ng lupa, lagay na po natin yung seedling bag, naaasin yung plastic, tatabunan po at kailangan maabot na palagay natin ay aabotin ang tagar po ay kinagyan din po ng mga cover. Pero kung sa onset po ng tagulan naman kayo mga kapagtanim ay maglagay kayo ng cover doon sa ating transplant na pananim. Tapos po, aalagaan na lang natin ang weeding at lalagyan ng konting fertilizer, especially yung pong merong nitrogen at saka fertilizer. Yung po kasi ang fertilizer na pag-upang pananim. Ngayon, pag-umunga na, kinakabawat po ng kape. Mga 6 months, yun po yung pwede nang i-transfer. Gano'n na po kataas yun, yung 6 months na yun? Pagka ang mga 6 months po yan, mga hanggang tuhod na upo, laki. Ganyan. Mga siguro abutin na mga 1.5 feet na yon o 2 feet na. Basta mga hanggang tuhod po yan, pwede na. 2 to 3 years po bago tayo maka-harvest. After may tanim yung 2 years. Parang Felix, mayroon bang ano? May mabibili seedling na isang taon na? Mayroon po naman. Parang kasi maghintay na lang ako ng isang taon, di ba? Dito sa lalawigan ng Pangasinan, hindi masyado madami ang coffee. Hindi ko lang alam, baka sa weather. Mayroon po naman na bibili. Kami nga po, ay yung asosasyon namin dito, ay gumawa kami ng nursery namin through Department of Agriculture. Kaya lang po, ay kami ng customer, hindi po na disburse lahat. Yung mga miyembro namin ay hindi po kami nakapag-tanim uli, na hindi po kami nakapag-tuna uli ngayong panahon nito. Meron nga hong taga Bisaya, ito lang nung nakaraang anihan, ko sa akin ng 50 kilos na binihintaw at nagpaturo rin sa akin kung paano. Ako naman ay ito ko rin namang i-share yung aking alalaman. Kaya ako na rin ho ang nag-default at sigay ko na sa kanya ng butil na. Sabi ko sa kanya, i-air dry na lang tapos pwede na niyang itunda. Kasi po, ang butil ng kape sa experience ko ay hindi mo dapat tuyuin ng tuyo bago ipunla dahil nagiging dormant po kasi ang sa loob niya at matagal bago buko. Ngayon po kung sari-sari mo pa siya, ipupunla nyo, madali siya tumubo, mga 1 month lang po, tumutubo na siya. Ate Felix, naitanim niya na, kailan unang mamumunga at kailan ang pinakasuktulan ng pamumunga? At sabi mo nga kanina, 100 years? Mabubuhay yung kape? Oo. Pwede bang paliwanag nyo? Paano? Tsaka ganong kataas ang isang puno? Ano ganong karami ang haharvest sa isang puno? Nasabi ko po kasi na 100 years. Aabot niya ng mahigit pang 100 years. Dahil ako po ay may kapirasong lupa na minanay sa tatay ko.
At ang sabi ng tatay ko, yun daw tatay, yung lolo ko pa nagtanim noon. Ay hanggang ngayon ay tinatarabaho ko pa ho yung lugar na yun at napapangunan ko rin. Ang kape ho ay 2 to 3 years at sisimula na yung paunti ng parami ng parami at ang sa experience ko po ang peak na pambuhay niyan ay mga 8 hanggang 20 years talagang bumibigay po ng bunga yan. Wow. Dito po sa amin sa Cavite ay meron kaming method na ginagawa, ang tawag po namin ay umbrella type na pagpapatubo ng kape, hindi po pagaya sa Batangas na hanggang tumataas, itaas ng taas. Dito po sa amin sa Cavite ay ang amin pong method na ginagawa ay yung tinatawag na umbrella type na pag ang puno ay tumaas ng mga kasing taas ng tao o hanggang balikat ng tao, ito po ay kinakapon o dinidetap na namin. Inaalis yung pinakadulo. At lahat po ng mga tumutubo na sangang pataas, yun po ay tanggal ng tanggal. Ang minimaintain lang po namin ay yung mga lateral branches. Kaya ang pagyabong po ng kape ay hindi pataas, hindi pa horizontal. Ang punong kape po ay usually kung maganda talaga, yung pong 5 kilo per tree ay kayang-kaya. Baka nga po, pagka talagang sumunod kayo dun sa proper distancing ng pagtatanim, ito po ay baka hanggang 10 kilo, makaani kayo sa isang puno. Opo. Tay, nabanggit mo yung proper distancing. Ano po ba yung tamang pagitan na puno ng kape? At dito po sa amin, ang ginagawa namin ay 2 meters by 3 meters ang distansya po niya. 2 by 3. Ang lapit ah. Malayo na yun, Kasendo. Hindi na buti ng COVID yun. Wala ng COVID yun, 2 meters eh. Kasi ang mga ano eh, mga plant eh, yung mga parang mangga, mga... Oo, oh, yun talaga. Nasa 5 to 10 meters eh. Malaki kasi Kasendo puno nun eh, kaya talagang mag-aagawan sila sa ugat. Kapelix! Kapelix! Yes, yan ba'y Kapelix, pag ina-harvest mo ba yan, ay kumukuha ka ng tao na may pumapakyaw o arawan ng bayan? Noong pong kadamihan ng kape at hanggang ngayon naman, pag-harvesting time po ay kami po dito ay kumukuha ng mamimitas na hindi po kakayanin ng isang pamilya ang pamimitas namin dito ng kape. At ang kaya nga po ang nagiging sistema namin ay ang strip harvesting noon ay kasi paramihan sila ng naani dahil ang pupa po namin sa mamimitas ay per balde. Hindi po kung araw kasi kaya yung gusto nilang makarami ay talagang nasasagasa ang puno ng kape. Paramihan sila. Ay, ano yan? Ano pa? Pitas-pitas talaga ang kuha nila. Oo. Hindi na nga ho ngayon no, nare-regulate na namin dahil kukunti na yung aming kape ngayon. At saka ako nga sa sarili ko ay hindi na ako umuupa ng kontrata o yung per balde, kundi ang upa ko ngayon ay per day na para yung gusto kong mangyari na ma-harvest lahat ng hinog na hinog lamang, magawa ko. Kasi ho, pag ginagawa yung pakayo-pakayo ng per balde, talagang wala kayong magawa. Hindi lang makarami. Ngayon, kung per araw, nare-regulate nyo ang sistema ng mga magtatrabaho. Opo, napipili yung mga hinog lang at hindi nasasira po yung iba. Opo. Ayan, so balik na po ako dun sa tanong ko, yung sa marketing. Meron na po kayong buyer talaga, tay? Pagka, ayan, nag-harvest kayo mo o nahihirapan kayong pa rin maghanap ng buyer para sa kape?
At dito po naman sa amin, noong mga nakakaraang panahon ay hindi problema ang marketing. Napakarami po ditong may-ari na mga kaskisan o mga trader na talagang pumupunta na sa bahay-bahay para mamili. Ngayon lang po, mga 2 taon yata nakakaraan, medyo tumamlay ang bilihan. Kasi po ang Nestle po kasi ay umalis na dito sa amin. Dati rap, during harvest time, dahil gumagawa ng buying station dito sa Cavite. Kaya napakadali pong magbenta. Ngayon po, umalis na sila. Kaya kami ngayon ay nagre-rely na lang sa mga traders. Doon kami nagbebenta. Kapelix, maputol ko kayo. Sinabi ninyo, dati nandiyan ang Nestle. Malaking buyer yan. Ano, tsaka permis na buyer yan. Eh bakit umalis po sa inyo? Anong dahilan? Kasi kung malalaman po natin, yung kanila pong factory dyan, yung may pong Telukaya, itinransfer na rin sa Mindanao. Kaya wala na rin sila. Ah, Mindanao. Yun din po yatang nasa Lipa. Oo. Yun din po yatang nasa Lipa ay dinala na rin yata sa Mindanao. Ngayon po, ang sabi nila, kasi po may contact din po kami sa Nestle kahit kami po ay na nung karamihan ng kape namin, kami po ay pinapadalan dito ng mga technician ng Nestle. Ay sabi po sa amin ay maaari din doon kami magbenta sa kanila, kaya lang ang inadali sa Mindanao. Ay kami ako po ay partner lang. Ano ba ba na hindi kaya. Alaman sa pagpadala sa ganung malayo. Saan ho sa Mindanao naman? Ibig sabihin, marami na bang kapihan sa Mindanao? Aba, ay sa Mindanao ho, ang pagkakaalam ko ay pag nga ho kami nakakapag-roon ng summit, ay sabi nila ay ang hindi na ro Cavite ang number one producer ng kape, kundi sa kanila na, Sultan Kundarat ho yata. Saan po? Sultan Kundarat. Saan sa Mindanao? Sultan Kundarat. Pero sa production side, kapag kami nagpa-presentation, ang harvest per hectare ho ay talo pa rin namin sila. Magamat ang production ay mas marami sila. Dahil malaking lupa. Maluwag ang lupa. Ito yung nakikita ko sa likuran mo, mga nakatogay ang nasa likod mo eh, yung mga picture. Yan po ba yung gatas ng kape? Siguro, sama-sama na po yan. Oo, makapaaral niya dahil sa kape. ako siguro, masasabi ko, ako nakapag-aral dahil di sa kape. Ah, ganun dahil po. Kung walang tanim ang mga magulang ng kape, ay baka hindi naman ako nakapag-aral ng kaunti. Ano po tinapos niyo, Kapelix? Mechanical engineer ho ako. Ah, okay po. Near success. Follower nga ako ni Sir Rosendo at malimit ko yung marinig sa mga station ng radyo. Ah, parang po tayo. Ako eh, kung ano yan, idol ko po yan eh. Idol ko po yan. Ayan, sir. Madami pa akong gusto itanong kasi mahilig po talaga ako sa kape. Kaso po lang po yung oras natin. Sige muna. Isa pa ako. Mga mama, kasi inaanayaan ko kayo dito at para matikman nyo ang kape namin. Yan. Welcome po kayo sa yan amin. Yan ang babang ito ko. Marami tayong schedule, kasosi. Oo, hindi. Pag pumunta tayo ng South, nandun tayo kay Meradit daw. Nandun tayo sa kape, nandun tayo sa paminta. Oo. May isang tanong lang ako. Kapelix. Yes, sir. Dahil gusto ngayon yung mga, kung ano, mga coffee shop. Ang dami ngayon coffee shop, di ba? Yung ba hindi nakatulong sa taas ng presyo? Nakakatulong din po. Actually po, ako po ngayon ay nagsisimula ng
mag-process ng aking kape. Meron na rin akong ilang customer na hindi ko alam kung may coffee shop sila o ano, kung nire-repack lang nila. Pero mas maganda ho ang presyo, above world market presyo ang giging presyo. No, no. Kasi po, kumpare ko po si Juan, si Omar Mercado. May-ari po ng tatay niya po si Joe Mercado, yung may-ari ng Cafe Dilipa. Pwede po kayo nakikipag-ugnayan po ba kayo sa kanila? Mayroon po doong cooperative na hindi ko alam kung Cafe Dilipa yung pangalan nila, na kaugnayan din po namin dahil ang kalabarsan ho ay mayroong from time to time ang mga coffee farmer ay nag-meeting din kasama po ang Department of Agriculture, ang DTI, at tinatalakay ang mga sistema tungkol sa pagkakape. Especially nga, kami dumadaing sa presyo, ay ang sabi nila ay sinasabi nga mag-value adding daw kami para medyo tumaas ang aming kita. Parang feeling yung importante yung kita eh. Maganda pa rin bang kita dito sa kape? Ang marami pong sabi sa amin dito ng mga partner ay lugi na raw sila. Ay kaya lang, ang sabi ko naman ay kung tutuusin, kung tayo lamang ay magre-record ng ating kita tungkol sa pagpaparming, hindi naman lalabas na lugi pa. Dito ho kasi sa amin, ang practice ay intercrop. Nandyan po ang saging, ang niyog, ang lahat na ng halaman. Ngayon, siyempre, alalagyan mo yan ng abono, lahat ng abono. At ang nangyayari sa huling pagtutuos, dahil ang kape ho ay biglaan naman ang ani niyan na ibebenta mo ng buo, ngayon pag binawas mo lahat ng gastos mo sa kape, lahat binabawas, ay yun namang nagastos sa saging, sa ibang frutal, ay napapabawas na rin sa pakita ng kape, kaya sabi nila ay lugi. Pero sa tingin ko, ako kasi ay sumusunod din sa mga ilang sa gesture ng Department of Agriculture na kailangan ng kahit magsasakang kailangan na meron kang record. Eh ako ay nagre-record din. Eh kung tutuusin, no, hindi naman paulugi at tumikita pa rin. Yeah. Kaya natanong ko yun, tsaka Doc Sosi, no? Kasi nakikita ko itong pandemic talagang apektado yung mga coffee shop eh. Kasi yung mga pumuntang coffee shop is nag-standby doon, kwentuhan, umiinom, gano'n. Talagang apektado itong pandemic. Kaya maraming coffee shop ang medyo nahirapan, no? So, siyempre, kung mahirapan yung coffee shop, mahirapan din yung mga magsasaka natin. Yun ang tingin natin. Opo. Ganun din, nabanggitin natin noon, mayroong nagsusupply naman ng gatas, di ba? Yeah. Para sa mga coffee shop. Nabawasan din yun. Kaya yung mga baka nila ay ginawa nilang dry na lang na hindi na ginagatasan. Yes. Yun. Po talaga ang nagawa sa atin ng pandemya. Marami po ang tinamaan, lalo na maliliit natin mga farmer. Pero ang nagustuhan ko po dito kumikita pa rin ni Tatay Felix. Hindi po talaga noon. Meron pa rin po tayong kinikita pagdating po sa agrikultura. At maganda po talaga, sabihin ko, maganda po talaga ang pagkakape. Kasi sabi nga, 100 years, pati apo mo, Tatay Felix, maaabutan na yung kape mo, di ba? Ilagdag ko nga po pala, kaya po yun napapaabot ng ganung habang panahon. May tinatawag kaming rejuvenation. Kapag matanda na yung puno, ito po ay pinuputol namin sa puno uli at pinatutubo uli ng panibagong tuloy ang tawag namin. Yung po ang uli ang aalagaan. Ang tawag po namin doon ay rejuvenation. Na-excite ako doon. Rejuvenation.
Sana eh, Sendo, sana sa tao, ganun din. Libaling puturin yung kamay ko, pero mabubuhay pa ako ng another 50 years. Taksosi, ba't ang bata ka pa rin naman? Wag kang mag-alala. Oo, sige, sige. Okay, okay. Ayan po. Ay, Felix, maraming salamat po sa inyo pagsama sa amin. Napakaganda niyo po magpaliwanag. Talagang dami po namin natutunan. Maraming salamat po. Thank you, Doc. Madam Felix, magandang hapon ulit. Madam Felix. Salamat po. Madam Felix. Yes, sir. Bago yes, magpasalamat, tandaan niyo po, hindi baling magkape, huwag lang pagkapihan. Ayan, pansamantala, nakakatuwa tayo dito, pero pansamantala, maghihiwa-hiwalay po muna ulit kami hanggang sa susunod. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.